Hello guys, ayan, Valentine's Day is around the corner. Ang ganda ng kanilang decoration for the hearts and signs, sabi doon sa baba. Well, dito ako sa Farmer's Plaza na masyal ang inyong lingkod. Diba? Bumili ako ng gamot kasi guys. Hello guys, welcome back to my channel, Carlo Mendez TV. Hello guys, before anything else, I may isa-shout out muna tayo, okay? Si Miss Tiger Lily, may pinapa-shout out si Miss Tiger Lily, okay? Shout out to Team KKK. Ang ibig sabihin ng KKK is Katuwaan, Kasiyahan at Kalokohan Mamig Solid Supporters. Tapos ang founder ng KKK ay si Ileli. Tama po ba ang pag-pronounce ko, Miss Tiger Lily? Tapos ang co-founder is si Michelle. Tapos si Adam and si Marisa. Ang Ang co-admin is si Hilbu at ang kanilang secretary ay si Rovic at ang kanilang editor ay si Miss Dang. Yan po ang team ng KKK na solid supporters ng Mami. Guys, ngayon, ang ating pag-uusapan ay naibalik na nga ba ang TikTok account ni Mahal? Ang sagot ko po, hindi pa. Kasi, wala pa tayong naririnig o napapanood na confirmation from them na na-retrieve na nila yung TikTok account. Pagdating sa community standard po kasi, almost the same lang ang YouTube tsaka TikTok. Ang pinagkaiba lang, yung may-ari. Kasi ang may-ari ng TikTok ay Chinese. Okay, ang may-ari naman ng YouTube ay American. Google tsaka YouTube po, iisa lang ho yan. Okay. Mm-mm. Tapos, pag may nag-report naman sa YouTube ng isang certain video, pwede ka naman mag-appeal kasi nagsisend naman sila ng email na yung certain video nga na yan ay na-violate ang community standard. So, kung sa tingin mo reportedly ito, you can appeal. Nakalagay doon sa email nila na pwede ka mag-appeal. So yun pong ginagawa ko kasi nangyari na sa akin yan, tinanggal ng YouTube yung isang video. So nag-appeal ako and sa appeal kasi doon i-state mo doon yung reason mo kung bakit need mong ipa-retrieve . Parang nag-set ka ng dispute action. Okay, ang kadalasan ho sa na-encounter ko na video, si Mahal ang nare-report din sa YouTube ko na napagkakamalang bata. I-explain ko doon sa appeal ko, letter of appeal ko nga, na the small person in this video is not a child. So I don't think so that I violated the community standard because that person is a midget. Yun po kasing ginagamit kong term, midget. No offense to Mahal. Kasi ang midget po is yun po ang nagdi-describe sa isang tao na maliit, no? Na hindi kasing laki natin. Okay, so yun po. Yun. So then after that, magbilang ka na ng few hours or overnight siguro, matagal na yung overnight, binabalik nila yon. And then mag-i-email uli sila, sasabihin nila na thank you for your patience. As we review, kamali nga daw sila and you haven't violated the community guidelines. Yun. Pero sa TikTok, hindi ko pa alam ang kanila kung ilang oras, kung gaano katagal ang mag-send ng appeal at saka dispute action. Ang nakakapanghinaya lang ho dun kasi 1.1 million ang followers ni Mahal sa TikTok. So,
hindi ho biro ang mag-ipon ng ganong followers. Eh kung sa YouTube lang yung followers na 1.1 million ni Mahal, di nagkaroon na siya ng ano, golden play button, di ba? Kasi pag naka 100,000 ka, silver play button eh. Okay. So ayun po. So let us all pray na sana nga maibalik yung TikTok account ni Mahal, kasi alam nyo, sa TikTok, napansin ko lang, ang dami ho dyang mga violations kung tutuusin. Kagaya ng mga babae na halos labas na yung, you know, mga kasagingan dyan. Labas na yung mga dabdab, di ba? Kumaka is short ng maiksi, mga ganyan-ganyan. Sa mga kalalakihan naman na nagti-TikTok, Diyos ko, sinasadya naman talaga na ipatalbog-talbog yung mga taga-Santolan Avenue dyan. Yung mga taga-Santolan Station, sinasadya talaga nila na ipatalbog-talbog. So nakikita sa shorts, so dapat yun yung mga ano, binaban. Diyos ko, hindi naman ako racist. Pero minsan ang Chinese nahirap kausap eh. Medyo kakaiba lang sila minsan ang kanilang mga pulisiya, kasi yun nga, knowing China is a communist country, you know, although open siya sa mga tourist, pero ang kanilang government is a communist one. Okay. So, ayun. So, let us all join hand in hands and pray na sana maibalik na ang TikTok account ni Mahal, kasi kawawa naman yung tao. Alam niyo po kasi, si Mahal wala ng nanay yan. Nagtatrabaho yung tao ng maayos para sa kanyang pamilya, makatulong sa kanyang tatay na may sakit, ano. So, at sa kanyang mga kapatid, sana wag naman ganong report-report na ganyan. Tanggalin natin yung mga crab mentality, okay? So, ayun nga. I wish na maibalik nga at para maging masaya na si Mahal. Okay. And abangan po ninyo ang ano, ang kanyang Oh My Love. Isa siya sa cast ng Oh My Love ng GMA7. It will gonna be aired on GMA7, of course, on the 15th day of this month. Nitong February 15 na ho ang kanilang pilot episode on primetime telebabad. Okay, wala pa naman silang binibigay na time slot kung ano, pero naka-line up siya sa prime time sa telebabad, okay? So, thank you so much for watching this video, and keep on supporting Mamigs, and keep on supporting also my channel, Carlo Mendez TV. Okay? This is Carlo Mendez saying, God bless Philippines, God bless the world. Arriba. Bye-bye.